Yes, good morning mga buddy. Yes. Kasalukuyan kami nandito sa tapat ng Hyatt Regency, kung saan nga ay susunduin namin yung aming mga kasama sa Edge of the World. So, kinuha nilang transport si Brother Samla para pumasyal sa Edge of the World. So, bali tatlong beses na ako makakapunta dito ngayon. At ako lang yung kabady niya para at least makapag-vlog ulit tayo sa Edge of the World. Pero, nandito tayo ngayon sa tapat ng main entrance ng Hyatt Regency, kung saan nga hinihintay natin yung ating pasahero. So, ngayon pa lang natin sila makikilala. At dito nga pala mag-start yung ating vlog. Ang ginagamit ko ngayon na main cam ay itong ating DSLR, ang ating Nikon. At itong secondary naman natin ay ang ating GoPro. So, brother, anong masasabi mo sa lakad natin na to? Kailangan natin maghintay. Para sa kanila to, para mabigyan natin sila ng magandang serbisyo kung saan man sila pupunta. Ayun, itong sasakyan ni Brother Samla, tamang-tama to pang ano, pang Edge of the World, kasi ito yung Chevrolet Traverse. Kayang-kaya kayong dalhin kahit sa anong rough road. Yes, I'm Majidullah from Pakistan and I'm a valet service here, night ship in charge, and this is 5-star hotel with the name of Hyatt Regency. Exactly 2 hours nandito tayo sa parking. Ano boss? Tamang-tamang biyaya no? Ng Edge of the World. So, good morning po sa inyo. So first time natin na pumunta dito sa Edge of the World ng ganito kadilim. Alas 5 pa lang ng madaling araw. At ang inaabangan talaga dito ay ang sunrise.
Kaya kala namin kami na yung nauna, pero may mas nauna pa sa amin, mga lokal. Pikanto talagang pangharabos talaga pala to eh. Akala ko mga malalaking sasakyan lang ang pwede dito sa ends of the world, pero nagulat ako nung makita ko ito sa sasakyan ni sir eh, talagang Sir, ba yan? Pangatlong beses na natin makapunta dito sa edge of the world, talagang wala tayong kasawa-sawa. It's her birthday yesterday. Uragon. She's vlogging. Yeah, I'm vlogging you. We're vlogging each other. So, si Ma'am from Medina. Hi po. MCH. Milada. Kayo po. Kami dalawa. King Fahad. King Fahad. Saan po yon? Gasim. Ah, sa Gasim. Oh, so King Fahad. We are from King Fahad Specialist Hospital, Gasim. Cardiac Center. Hi. Almost 2 hours kami nagbiyahe from Hyatt Regency. Doon nag-start yung aming travel papunta dito. So dumaan kami ng King Khalid Road. Then yung pinaka last marker ay yung Huraymala. Meron ng sahod sa YouTube. Yeah. We're still 24. Samla ang kanilang lead scout. Kasama yung 5 beautiful ladies. Kasama mga senior citizen. Mga senior citizen daw. Nagpaiwan
iwan ako dito sa taas kasi kukuha lang ko sila ng shot do habang nandun sa dulo na yon, doon sa pinuntahan namin dati. So pupunta muna sila doon, mag-iipon-ipon sila at kuha na natin ang magandang shot. Dito lang muna tayo sa may cave kung tawagin, at kumukuha tayo ng time lapse kasi yung sunrise manggagaling dito. So makikita natin ngayon yung silhouette nitong escarpment na to na mag-iba yung kulay niya dahil nga sa pagtaas ng araw. Kaya ito naka time lapse video siya. So welcome to the edge of the world once again. It's my third time. Bagong dating na mga foreigner, ayan pababa pala sila. Samantala yung mga tropa, andun na sila. So, pababa na sila ngayon.
Yes, I have a YouTube channel. Slowly. Ay, nakakaganang pumunta dito sa Edge of the World pag yes, yan, mga makikita yan, mo. Yan. Okay yan. Tama. Pag meron kang mga ano, pasayro na foreign. Napapakanta tuloy ako ng ano eh. Bakit ngayon ka lang? So yun, the senior citizen meets the beautiful girl. Ano ate? Mas mahirap? Mas mahirap umakyat kaysa bumaba. Hindi. Mas mahirap mabigo sa pag-ibig. Yun! Hugot! At mas mahirap umasa sa wala. Oh my God! Grabe na to! Ayoko na! Ano yan? Iniwan na pala? Madami pa tayong lalakarin. Tatahati. Yung bag nito. Kami dito sa kabilang part ng Edge of the World. Medyo binabagala lang namin ni Brother Samla yung lakad. Okay, para may hinihintay kami. Oo, ganyan na yung mga may edad. Oo, medyo bumabagal sa paglalakad. At may hinihintay pa talaga kami. Oo, hintay namin yung ano, yung pasahero namin. Ayun, nandun pa yung ibang pasahero. Kasama ko lang dun sa likod. Pinauna ko muna sila dun sa sasakyan. At puhanan ko lang ng shot dito. Kasi most of the time, dun ako sa side na yun, nagpo-focus. So itong side na to dito, hindi tayo nakakapunta dito. So yun yung pinuntahan namin kanina. Yung dalawang rock na yun. Let's go. Pabalik tayo dun sa kung saan ay nandoon yung ating sasakyan. So yung mga kasama natin nandoon na rin. Nagpaiwan lang tayo dito. Pagod na kami ni brother. The best time na pumunta talaga dito sa Edge of the World. Kailangan mga 2:30 ang alis sa Ulaya or sa main city ng Riyadh. 2:30 or 3. Para pagdating dito, mga 5 o'clock, medyo madilim pa at hindi pa masyadong mainit. Pero kung winter season naman, okay lang. Pero ang hinahabol kasi ng mga tao dito yung makapagpa-picture sila sa sunrise. So katulad ngayon, yung oras ay 10 minutes before 7 pa lang ng umaga. Hindi katulad last time nung kami po ay pumunta dito. Umalis kami dito almost 11 na ata yun. 12. So medyo mainit na. Oh, ito. Kahit maliit 'yung sasakyan niyo, pwede na kayo pumunta sa Edge of the World. Basta kailangan na skilled driver lang kayo. Salamat, diba? Kuya. Ito, Pia. Kanto. Parating dito, pero iba 'yung ating dinaanan. Hindi 'yung regular na dinadaanan. Kasi kita ko 'yung daan, hindi masyado ano eh.
dalawa yung way na pwede natin pagpili ay pagpunta dito sa edge of the world. May isang daan kasi na masyadong rough road talaga. So yung dinaan na nung kiyapikan ko, hindi siya masyadong rough road kaya siya nakarating dito. Okay, bye-bye edge of the world. Bye-bye. Salamat. Ano gusto mo? Matulog. Dito na kami sa may Huraymala at mag-share muna. So nasa harapan natin ang maraming camel. Try ko lumapit sa camel. Choo! Ginawa ba namang aso ang camel? Ayan o. Hey, wait for me! Wait for me! May toilet dito. Yung mga galing sa edge of the world pwedeng dumaan dito, mayroon pang potable water. Okay, let's go.